pre. Nakikipagpaligsahan sa oras ang mga rescuer na ito sa paghuhukay upang masalba ang buhay ng mga natabunan sa nangyaring landslide sa Zone 1, Barangay Masara, Maco, Davao de Oro, pasado alas 7 ng gabi nitong Martes, February 6. Gumuho ang lupa kasunod ng ilang araw ng mga pag-ulan sa Davao Region na dala ng trough ng low pressure area. Sa videong kuha ng isang netizen, makikitang nagkukumahog sa paghuhukay ang mga Romeres Ponde sa lalaking ito na nanghihina at sugatan matapos matabunan. Ang ilan pa sa mga nasalba ay nagtamo rin ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng ulo at katawan. Sa inisyal na ulat, isang bus ng isang mining company na may mga sakay ang mga biktima ng pagguho. May mga residente rin umano sa lugar ang natabunan. Upang mas lalong mapabilis ang pagresponde, tumulong na ang iba't ibang rescue group sa mga karating LGU. Sa ngayon, wala pang beripikadong ulat kung may mga nasawi at kung ilan ang nasaktan sa sakuna. Dahil sa landslide, sa pilitang pinalikas sa mas ligtas na lugar ang mga taga-barangay Masara, gayon din ang mga kalapit na barangay Mainit, Tagbaros, Elizalde at Panibasan. Sinuspindi rin muna ngayong araw ang klase sa lahat ng paaralan sa bayan ng Maco. Samantala, bagaman bumuti na ang panahon sa kalakhan ng Davao Region, may ilan pa rin mga residenteng apektado ang nasa evacuation centers at mga makeshift tents. Kabilang narito ang ilang mga residente ng Carmen, Davao del Norte, na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha ang mga bahay. May mga kalsada rin hindi pa rin madadaanan sa Davao de Oro at Davao Oriental. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 1,000 pamilya ang mga apektado ng masamang panahon sa Davao Region. Umabot naman sa 21 ang mga nasawi. Tuloy-tuloy sa pamamahagi ng tulong ang mga lokal ng pamahalaan. May mga tumutulong na rin non-governmental organizations at private donors. Brian Manlapas, humahataw sa balita ngayon.